Jubilito TV Official. Hey, what's up mga kabagis and kalingap? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Sa isang lugar sa ibayang bansa, meron tayong kasangga na tumutulong din sa kapo na sa puso ang pagtulong itatama ang mali. OFW yung bayani na hindi pa uhuli. Saan ka man sa mundo, kakampi natin siya. Kasama ang mga maaasahang grupo niya. Makabagong bayani sa team ko, Oscar Bahagi, katuwang ng team Kalingap sa pagtulong sa mahirap. Alright. Hey yo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at ito na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis. At kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo ng lumika na maayos na pangangatawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis, no? So for today's reaction video mga kalingap at kabagis, ay gagawin ko lang po na isang reaction or magbibigay lang po ko ng isang opinion patungkol nga po dito sa latest development ng gamutan ni Rubilin mga kalingap at kabagis. Alam ko po sa inyo, majority po sa inyo inaantabayanan itong time na ito. O itong tagpong ito na kung saan ay napainom na po ng gamot itong si Rubilin. At ang inihintay po natin dito mga kalingap at kabagis ay yung ano yung magiging response sa gamutan or ano yung magiging response ng katawan ni Rubilin dito nga po sa gamutan sa anong gustong mangyari ni Team Kalingap o ano yung grupo po ni Kalingap Prab. Pero po mga Kalingap at Kabagis, unfortunately, ayan ha, meron pong mga hitches or may mga glimpse na nangyayari dito nga po sa pagpapainom ng gamot kay Rubilin, na kung saan mga Kalingap at Kabagis ay nagkakaroon po ng hard time. Ika nga, ito pong tsahin ni Rubilin para painumin po ng gamot. At nadidetect nga po ni Rubilin na sa mga pagkaing binibigay sa kanila na may kasamang gamot ay nadidetect or nalalasahan ni Rubilin na meron pong gamot doon sa inilagay na pagkain or yung ibinigay na pagkain sa kanya. So, nakakalungkot mang isipin mga kalingap at kabagis dahil syempre lahat naman po tayo ay inaabangan yung pagkakataon na kung saan ay makikita na nating meron na pong epekto yung gamot na iniinom ni Rubilin. Pero sa kasamaang palad po mga kalingap at kabagis ay ito nga po, nahihirapan yung tsahin ni Rubilin sa pagpapainom po ng gamot. So, panoorin po natin mga kalingap at kabagis at bigyan po natin ng reaction. Ito nga pong naging tagpo na kung saan ay muli pong bumisita itong si Kalingap Prab para po kumustahin sana kung ano yung epekto nung pag-inom ng gamot ni Rubilin. So, narito po yun mga kalingap at kabagis. Simulan na po natin. Bakit di na inom? Eh, makikita niyo po yung tsahin ni Rubilin mga kalingap at kabagis ay nai-stress po siya dahil nga po nagkakaroon sila ng hard time para painumin ng gamot itong si Rubilin. At dito po talaga yung time na nakakalungkot po dahil syempre po mga kalingap at kabagis ay eager na eager po tayo na makita yung magiging changes kay Rubilin pag nakainom na po siya ng gamot. Pero unfortunately po talaga mga kalingap at kabagis, ito nga po, nagkakaroon po sila ng hard time para painumin ng gamot itong si Rubilin. So pagpatuloy po natin. Tunawin na lang. Ha? Dapat yung papanam na inalo sa gatas. Ay, hindi ba? Nalala saan yata? Ngayon na naman sa kanin naman pinag-try namin. Pinag-try sa, Yakult. Pag-ready niya. Ay, pinapin. Baga sa kalalala sa pinapin ang Yakult. Ay, sambira. Pero yan na, kahit niya sa ono, kung ano lang gagawin namin. Hindi siya gagawin. Yun po ang problema dyan mga kalingap at kabagis, no? Pag minsan naglahahalo tayo ng gamot sa pagkain ay nagbabago po yung lasa. At sa tingin ko po ito po yung nangyayari dito kay Rubilin na kung saan ay pag
hinahaluan po nila ng gamot yung pagkain ay nalalasahan niya. At dito pa lamang po ay talagang hindi na po kakainin ni Robilin, or hindi na po iinumin ni Robilin yan pag nalasahan niya pong merong something or meron pong nagbago sa panlasa niya. At sa syempre, lagi niyang natitikman yan. Let's say for example, yung Yakult, pag hinaluan mo ng gamot yan, ay definitely po talaga magbabago po ang lasa niyan. At yun, magpatuloy natin. Galing yan, kabagay ganyan. Pag injection siguro, mga Kalingap at Kabagis, parang mas mahirapan po sila. Siyempre, pag nakakita ng karayom yan si Robilin, baka matakot po, di ba? Ang sa tingin ko pong nakikita ko dito, ay kailangan talagang mapakalma. Mapakalma muna itong si Robilin bago po talagang may administered kung ano man po yung proper medicine na kailangan niya. Pero ang talagang naglalaro pong tanong dito, mga Kalingap at Kabagis, no? Paano po siya mapapainom ng gamot kung sa una pa lang ay nadidetect niya na meron pong gamot na inilalagay sa kanyang pagkain? Magpatuloy po natin. Pero po matatala natin sa ospital si Robilin. Yun ang problema natin. Paano siya mapapainom? Pakunti-unti lang siguro, Nay. Dudurugin, tapos pakunti-unti. Hindi, unti-unti lang. Para di siya karga lasa. Tubig. Tubig una. Maghapon. Maghapon tulog. Parang alam na niya pag ang oras ano sa piso. Pag may pagkain. Okay, iba-iba mo ng oras. Ang problema lang po dito sa mga binigay na suggestion nila Kalingap Rab, mga Kalingap at Kabagis, no, ay yung bagu-baguhin daw po yung oras. Well, syempre po sa pag-inom ng gamot ay meron pong takdang oras yan ng pagpapainom para po ma-achieve natin yung sinasabi nilang effectivity ng gamot. Tapos sabi pa po nila is pakunti-kunti. Well, kung babaguhin din po natin yung dosage ay yung epekto rin po ng gamot, mga Kalingap at Kabagis, ay hindi rin po magiging effective. Kasi yung full dose na requirements mo sa pag-inom ng gamot ay mababago din. So, sa tingin ko po, mga Kalingap at Kabagis, ay hindi rin po maganda yon. Comment down below nga, mga Kalingap at Kabagis, yung mga nagkakaroon po ng experience sa pagpapainom ng gamot sa kanilang mga chikiting. Siyempre, alam naman po natin ang mga chikiting, mga Kalingap at Kabagis, yung mga kabataan ay napakahirap din pong painumin ng gamot. Ano po kaya ang may share natin kay Kalingap Rab na idea para maibigay po kay Robilin yung gamot para naman po siyempre umepekto na at gumaling na po siya. So pagpatuloy po natin. Paano kaya yan? Ano? Ay, iba-iba na lang nanay na oras. Oo nga, pabilis. Well, mga Kalingap at Kabagis, sa tingin ko po maganda po yung suggestion na ibinigay ni Kalingap Rab, yung time na gutom na gutom, doon po i-administered yung pagkain. At syempre, ma-achieve po natin yung ganyang state na gutom ay syempre, kasi from time to time na kumakain ay laging busog. Pero kung kukontrolin po natin yung pagkain ibinibigay kay Robilin, let's say tatlong beses sa isang araw at wala na pong meal in between, ay talagang makakaramdam po ng gutom yan. At maaari pong magiging successful yung recommendation ni Kalingap Rab na pag talagang gutom na gutom, doon lang po i-administered or ihalo po yung pagkain. Siyempre, pag gutom na gutom ko, talagang hindi mo na po siguro malalasahan yan or wala na sa isip mo yan. Maganda rin po yung suggestion na ibahin yung oras dahil nga po sabi ng Chahin, pag binibigay ang pagkain around 8 o'clock, siguro ayun po yung timing na
yung oras ng pag-inom niya ng gamot, kung babaguhin yung timing, ay siguro makakatulong din po yun. Dahil hindi niya na po iisipin sa pagbinigay mo sa ganitong oras, ay hindi niya iisipin na may gamot yung pagkain na yun. So marami pong alternative, marami pong pwedeng gawin, pero hindi po natin alam, mga kalingapan, kabagis, kung ano po yung magiging successful dito. Parang magiging kwan tayo dito. Para magiging trial and error tayo dito, mga kalingapat kabagis, kung paano po natin may-administer yung gamutan ni Rubilin. So, pagpatuloy po natin. Huwag niyo pong lalagyan ng maraming pagkain para timpuan mo po na pagbigay niyo. Gutom na gutom na. Gutom na gutom. Huwag niyo i-stack ka ng pagkain. Gutom na gutom ninyo. Mga pwede yan, umaga, almusal. Ay, ganun na, kanina umaga. Ano na sa kanya? Magaling pala, ano? Ano ko na nasa isip ko dito. Nalasuli na. Kasi daw siyang mamatay. Lalasuli namin. Akari siya. Ay! Nasa isip daw niya, parang lalasuli daw siya. Yun ang sinasabi niya. Siguro dapat ang magbigay tayo. Ano? Ang sabi daw, kung lalasunin daw siya, nagtatanong. Nakita niyo yun, mga kalingapat kabagis, no? Ang tumatakbo sa utak ni Rubilin pag binibigyan siya ng pagkain ngayon ay lalasunin siya. Dahil nga po, syempre, nagbago yung panlasa ng pagkain, ayun na yung tumakbo sa isip ni Rubilin. Kaya nga po, gaya nga po na sinabi ni Kalinga Prab at ni Mr. Benty Boy, Mr. Jason Saldoa, na gutumin, di ba, mga kalingapat kabagis, no? Gutumin para po talagang properly maihalo yung gamot sa pagkain ni Rubilin at may kwan na po, may administered na po sa katawan niya at magkaroon na ng bisa, ika nga, mga kalingapat kabagis. At dito po sa full video ni Kalinga Prab hanggang sa huli po, ang ginawa po nilang tactics dito, mga kalingapat kabagis, ay inihalo po nila sa dala nilang pagkain na Jollibee. Doon po sa inumin yata, I think, doon nila hinalo yung pagkain. At sana nga po maging effective dahil nga po hanggang sa pag-alis nila, in despite of pagsuyo kay Rubilin na kumain na, may dalang spaghetti meal, hanggang umalis po sila Kalinga Prab, ay hindi po ginalaw ni Rubilin yung pagkain na yun. At sana, mga kalingapat kabagis, ay magalaw niya. At para naman kahit pa paano po ay kahit pa unti-unti, yung gamot naman po ay talagang mainom niya po at magkaroon na po ng bisa sa kanyang katawan. Kaya muli, mga kalingapat kabagis, ha, comment down below kung ano po ang inyong may bibigay na magandang suggestion kay Kalinga Prab para naman po makashare tayo ng idea kung paano po ipapainom kay Rubilin yung gamot niya po, mga kalingapat kabagis. At ayun na, mga kalingapat kabagis, muli maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po si Jubilito TV Official. At muli po, maraming salamat muli. Nasa 30,000 subscriber na po tayo. At kung wala po kayo talaga, mga kalingapat kabagis, ay wala po tayong 30,000 subscriber. Kaya po, utang po ni Jubilito TV Official ang pagtaas po ng ating channel sa ating mga sumusuporta at tumatangkilik sa ating mga reaction video. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, United Kalinga Partners, Unicap. Subscribe nyo na po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ng Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, part of Karepa, member of Team Koos. As I always say, mga kalingapin kabagis, peace, God bless po. Bye-bye!